Hi guys, so kaka-uwi ko lang and medyo nahihirapan ako ngayon kasi medyo nakainom tayo na konti lang naman, konti lang. Hoy, mamaya. So guys, welcome sa isa na namang episode ng Caveman. So guys, welcome sa isa na namang episode ng Technical Discussion dito sa series na ginagawa ko na to. Gumagawa ako ng video or nag-upload ako ng video once a month, no? Every first week ng month or every last week ng month. Depende yan. Gumagawa ako ng video. Noon akong saan, sinasagot ko ang mga katanungan nyo galing sa comment ng previous episode ng series na to. So guys, kung gusto nyo... So guys, kung gusto nyo masama sa next month, no, na video... mag-comment lang kayo sa comment section ng video na to, tapos sasagutin ko yung mga katanungan nyo doon sa next month's video. Pero syempre guys, kukuha pa rin naman ako ng mga question, no, doon sa mga iba ko pang video, no, basically kung ano yung makita ko dito sa Creator Studio kung naubos ko na lahat ng katanungan doon sa previous video. Siyempre, kukuha na ako ng katanungan doon sa mga iba ko pang video. So, paano magtanong? Bahala kayo, magtanong kayo ng kung ano yung gusto nyo and anything, no? Under the sun, tanong nyo kung anong gusto nyo itanong, no? Kung anong trip nyo, kung ano bang iniinom kong alak, mga ganong klase ng bad. Speaking of alak, nga pala, shoutout doon sa mga kasama ko kanina, yung mga tropa ko nung high school, no? Si Kiko, si Francis, tapos si Pitts, tapos si Chok. No, so, shout out sa inyo. Hindi naman nila pinapanood yung videos ko, pero baka lang naman mapanood nila. So, yeah, guys, maraming salamat sa inyo, mga tol. Bros, thank you so much. So, ayun na nga, without any further ado, ito na yung mga tanong. Ito ang ating unang tanong galing kay June Malinaw. No, sabi niya, boss, good morning. Ask ko lang po kung paano kumuha ng Windows ISO. Gagawa po kasi ako ng USB bootable. Okay, so kung... ang hirap magbasa. Kung gusto nyong mag-download ng operating system, tapos gagawin yung bootable drive, yung flash drive nyo, actually, may mas mabilis na paraan dyan. No, yung hindi nyo nakakailanganin pang gumamit ng Rufus para gumawa ng bootable drive. Punta lang kayo sa website ng Microsoft. Type nyo lang sa Google, Microsoft Operating System Download. Tapos usually naman yan, yung unang lalabas, yung unang search result is ayun yun, no, usually maglalagay na lang ako dito sa screen kung anong itsura nung dapat nyong i-click. Tapos meron kayong pipindutin lang doon na download, tapos meron kayong may i-download muna kayo, tapos yung may i-download nyo is i-run nyo. Then pag ni-run nyo, ayun na, kumbaga straightforward na lang yon, next, accept. Puro ganun na lang yun. Pero para dun sa mga gusto pang matuto nun, sige, gagawa ako ng separate video nyo, video nun in the future, guys. No? So, maraming salamat sa pagtanong, June Malina. Also, guys, hindi ko nililimitahan yung mga binabasa ko dito na sa mga tanong lang. Pwede kayo mag-comment ng kahit ano, then pagka natripan ko, babasahin ko, isasama ko sa video, no? Pero kung gusto nyo talaga mapasama sa video, magtanong kayo ng kahit anong katanungan. Sorry nga pala kung medyo hindi ako nakapag-upload ng mga nakaraang week, no? Or yung mga nakaraang month. Kasi wala akong computer nun. Nasira. Sumabog yung power supply. Pero yan, kumikita nyo naman. Yan, nasa gilid. Meron ng computer. Okay na lahat. And kung napanood nyo yun, ayun na yun. Binil ko yung computer na yan. White build. Pero kung di nyo pala mapanood, bahala kayo. So, tanong naman ni Bill Jethro. Idol, tanong ko lang po kung pwede po ba magsabay yung 8GB RAM at 4GB RAM na same speed. Okay, so ganito kasi yan, no? Kung gagamit ka ng ganon, so in theory, no, gagana siya, magiging mag-add yan, no, 8GB and 4GB, same speed, same generation, DDR3 or DDR4, gagana yan, magiging 12GB yan in theory, no. Pero ayon kasi doon sa naano ko dati, ayon doon sa na experience ko dati, no, hindi ka, kahit sabihin mong same speed, same cache latency, no, same yung timings, pero magkaiba yung capacity, is hindi sila nagpapapang. Usually, parang nag-RAID ka niyan. Kung alam niyo yung RAID, no? Redundant Array of Independent Disk. Ang sa RAID kasi, pagka nag-RAID ka ng 128GB, tapos 256, pag ni-RAID mo yung dalawang yan, ang kukunin niya is yung 128. No? Hindi niya i-add yan. And hindi niya kukunin yung 256. Ang kukunin niya is yung smallest capacity. Ayon,
sa aking na-experience dati. Pero isang beses lang naman nangyari to kasi hindi ko na inulit. Nung meron akong, ilan ba yun? 2GB ata yun, tsaka 1GB or 4GB and 2GB. Hindi ko na masyado maalala. Ang nakuha niya is yung 2GB. No? Hindi niya na-read yung isa. Pero pag separate ko silang ginagamit, 4 tapos 2, gumagana sila parehas. Pero hindi sila nagpapatong, kumbaga no, sa mga Dota players or League of Legends players dyan. Hindi nagpapatong yung dalawa, hindi sila nag-add up. No? Kahit sabihin mong same cast latency and same speed. So, ayun, sana naman nasagot ko. Pero wala namang, wala namang mangyayaring masama. No? Pagka sinubukan mong isalpak yan sa motherboard mo, yung magkaibang RAM na yan. Pero syempre, extra caution, no? Extra careful lang tayo kasi hindi naman biro yung presyo ng mga components. Kahit pa sabihin mong 500 pesos lang yan, 500 din yun, no? So, ano lang tayo, mag-ingat lang tayo. Pero definitely, pwede mo naman i-try, no? To sabi naman ni Geo Gaming YT, no? Sabi niya, bakit po mas lalong pumangit ang performance ng PC ko? Kakabili ko lang ng video card na MSI GT 710 at saka naka Ryzen 3 2200G. Naka Ryzen 3 2200G pa ang processor ko. Ang pangit ng performance pa naglalaro ako, lalo na pag nagre-record ako. Need help load, di malaki na gastos ko dito. Sorry nga pala kung medyo parang gago ako magbasa ngayon kasi ang hirap magbasa, nahihilo kasi ako ang sakit ng ulo ko. Anyway, so dito pa lang sa nakita ko is meron tayong tinatawag na bottlenecking, no? Pwede mong i-try yan sa link, no, sa na ilalagay ko sa description down below, no? Kumbaga ang tawag dun is bottleneck calculator. Hindi ko na gagawin yon or siguro gagawin ko. Pero, no, ang Ryzen 3 2200G kasi is hindi siya yung pinaka-modern or hindi siya yung pinaka-latest, no, na processor pagdating sa AMD. Pero definitely mas advanced, mas sabihin natin mas latest siya compared doon sa GT 710, no. Dati ang video card ko, ang unang-una naming video card is GT 730. Yes, share ko lang, bakit ba? Tapos yung sa iyo is GT 710. So sa tingin ko, kaya hindi mo na-utilize yung performance is kasi dahil sa bottlenecking. And also, kahit kasi naka Ryzen 3 2200G ka, no, kahit sabihin mo malakas yung processor mo, pero yung video card mo naman is, sabihin na natin hindi naman ganun kalakas, hindi masyadong magpe-perform yan. Pagdating sa gaming, ha? Pagdating sa gaming, kasi sabihin mo dito, pangit ng performance pag naglalaro ako. So, definitely, mag-upgrade ka ng video card mo kung kaya mong mag-upgrade, no? Or gamitin mo na lang yung integrated graphics ng Ryzen 3 2200G. Kasi sa tingin ko, ha, hindi ko sure, ha? Sa tingin ko, mas maganda yung video card na integrated doon sa processor mo compared doon sa dedicated video card. I'm not sure. So, gamitin mo na lang yung bottleneck calculator doon sa description down below para naman malaman. Ito naman, sabi ni itong kinoment ni Dan Alvaro Cercado. Sabi niya, sir, paano ma-resolve ang undefined memory DDR3 po? Okay, so doon pa lang sa first sentence, hindi ko na itutuloy yung pagbabasa kasi hindi ko alam yung sagot dyan kasi hindi ko pa na-experience, no? Guys, hindi po ako professional pagdating sa mga ganito ng klase ng bagay. So kung magtatanong kayo sa akin, make sure lang na ako na yung pinakahuling taong tinanungan nyo. Kasi hindi naman lahat ng bagay alam ko, 'di ba? So ang mga sinasagot, pagka nagtatanong kayo sa akin tapos sinasagot ko is dala lang 'yon ng aking experience and dala lang 'yon ng aking, sabihin na nating intellect, no? Yung galing na sa utak ko 'yon dahil sa pagre-research. Pag hindi ko nasagot yung katanungan niyo, ibig sabihin hindi dahil sa hindi ko kayo pinapansin, dalawa lang 'yon. Una is kukunin ko yung comment niyo para sa idea ng susunod na video ko, tapos i-shoutout ko kayo doon. Or pangalawa, hindi ko alam yung kasagutan kasi hindi ko pa na-experience. Ayaw ko naman kasing sumagot, no, ng mga tanong nyo nang hindi ko alam, no, nang wala akong background, na hindi ko ma-justify kasi parang tanga lang yun, eh. So yung mga sagot na sinasabi ko sa inyo sa mga katanungan nyo is either naranasan ko na or napag-aralan ko na. So ayun yung mga katanungan doon sa previous episode na itong technical discussion. So punta naman tayo sa iba ng comments. Sabi ni DYTV, galing po sir, very helpful. Maraming salamat pare.
Nam tayo pare. Sabi ni Drake Latumbo. Ah, si Drake. Itong si Drake is laging nag-comment sa videos ko. Nag-comment ko sa mga 10,000 videos na in-upload ko. De joke lang. Pero lagi siyang nag-comment. Active siya. So, shout out sa Drake. Maraming salamat sa pag-suporta sa channel. No, sabi niya, hi kuya, thank you sa mga vid mo. Okay na ang PC ko. Maganda ang nabili ko. AMD Athlon DDR4. Basta kuya, salamat. Maraming salamat din dahil nakatulong ang mga videos na ginagawa ko kahit papano. Maraming salamat kasi nakapagbigay ito ng information sa'yo and baka nakapagbigay din ito ng, I don't know, inspiration. Maraming salamat. Maraming salamat sa'yo. Sabi naman ni Earn Money Online PH. Wow. Earn Money Online PH. So, ng kwarta, nakakabay alam sa paglago ng akong kwarta doon. Day, nagay kwarta ba? Sabi niya, sir, nag-tutorial din po ba kayo about sa laptop? Okay, so ganito kasi yan. No? Hindi, wala akong masyado. Kahit sabihin mo ang laptop is computer pa rin. No? Personal computer. Wala akong masyadong alam yan kasi hindi lang namang naano dyan. Wala akong namomodify dyan aside from the storage, the RAM, no? Minsan, processor or video card. Pero yung motherboard, hindi siya na mo-modify or hindi siya nakapapalitan. Tapos yung wala namang power supply and battery. So basically gusto ko DIY. Gusto ko mag-build ng computer tower na hindi ko trip yung laptop. Hindi ko talaga yun. Hindi ko trip yung laptop. So wala akong masyadong knowledge dyan. Pero laptop, no, as a computer, same lang naman siya sa desktop. So pagdating sa software, yung mga ganung klase ng bagay, meron naman akong alam. No? Masasabi kong meron akong alam. Pero pagdating sa mga components ng laptop, yung mga basic, yeah. Hindi ko kasi trip yung, hindi kasi siya ano eh, modular, parang ganun. So, sabi naman ni Click Dot, no, idol, may OS po ba kayo ng Windows 10 64-bit? Mga nadadownload ko kasi puro may error. Bakit? Nadadownload ko ba ng pirata? Guys, okay magdadownload ng pirate, no? Kung hindi nyo kayang i-activate yung, kung yung ano nyo, yung operating system, kung wala kayong pampa-activate, wala kayong serial key, hindi ito recommended, ha? Pero sinasabi ko sa inyo na, hayaan nyo lang, no? Hayaan nyo lang na mag-install yung OS nyo tapos mag-ipon kayo para sa Windows license, no, sa key. Kasi hindi worth it ang pirate, no, ang pirated na operating system kasi pagka nagkaroon ng update, madedetect ng Windows yan tapos mawawala yung pecking activation ng operating system nyo. So, mag-ipon na lang kayo para sa license key, no? When it comes naman dun sa tanong mo, maglalagay na lang ako ng link sa description down below para meron na kayong link, guys, kung paano nyo i-download yung Windows operating system. Windows 10. Okay. Sobrang pasasabi ni Isley. Sobrang pasasalamat ko sa inyo, sir. Sobrang pasasalamat ko rin sa iyo kasi pinanood mo ang video ko. And maraming salamat din na hopefully nakatulong ang video ko nakapagbigay ng kaalaman, nakapagpasaya, and nakapag-inspire. Maraming salamat sa panonood. To last, sabi ni Ralph Guerrero, saan mas okay, boss? Sa PC Hub o PC Express? Okay, ganito kasi ang opinion ko pagdating sa mga retailers natin, no, sa mga stores. Ako, wala naman akong problema pagdating sa iba't ibang klase ng store. Pwede akong bumili sa Gilmore, o pwede akong bumili sa PC Express, o pwede akong bumili sa Easy PC, sa PC Hub, sa PC Corner. Pwede akong bumili sa kahit saan, ha. Ang tinitingnan ko kasi dyan, guys, is yung availability, no? Unang-una yung availability, pangalawa na lang yung price. Kasi yung price, ano ka na dyan, eh. Magsiset ka na ng budget dyan, eh. Pero yung availability ng product doon sa store is hindi mo naman makokontrol yan. Yung price, makokontrol mo yun. Pero yung availability is hindi. Halimbawa, available lang sa PC Express, wala sa PC Hub. Malamang, sa PC Express ako bibili, sa mga ako bibili. No? O kung ganito naman, meron sa PC Express, meron sa PC Hub. So, available yung product na hinahanap ko doon sa dalawang store na yon. Diyan na papasok yung budget. No? Sa PC Express, 1,000. Sa PC Hub, 800. Well, it's a no-brainer, guys. No? Doon na tayo sa practical. 800. Doon na tayo sa 800. Mas makakatipid tayo ng 200. No? May pang merienda pa tayo na. So, depende din sa inyo yan. Ito ang computer na to. Most ng parts dyan is binili ko sa kalahati, binili sa online, sa Lazada. Kalahati, binili sa Easy PC. No? Then, yung binili ko sa Lazada, ang company nun is Easy PC pa rin. So,
mas ano kasi sila, sa tingin ko mas malaki yung ano nila, mga product range, no? Yung mas yung variety ng products nila is mas marami kang pagpipilian. So mas maganda. Maganda lang sa PC Express kasi napakarami nilang branches. Then almost lahat ng branches nila is, sabihin na natin, pare-parehas, no? Meron kasi silang price list, 'di ba? Yung price list na 'yon, halos sa lahat ng branch nila is available lahat ng product. So kahit saan ka pumunta ang branch is okay, no? Hindi ko sinasabing lahat, pero halos lahat. Yung iba naman kasi maliliit na computer shops lang, then konti lang yung product na binibenta nila. Kumbaga yung mabili lang talaga, kasi bakit nga naman sila magbibenta ng mga hindi naman mabiling product, no? Sayang, malulugi sila. So, there you have it, guys. Ayun yung huling nating comment. Maraming salamat sa panonood. Maraming salamat sa mga nag-comment, no? And hanggang dito na lang. Pasensya na, medyo para akong tanga ngayon kasi nahihilo ako, sakit ng ulo ko, and lasing ako. Konti lang naman yung nainom namin ngayon. Maraming salamat sa panonood, guys, no? Kung gusto nyo mapasama sa next month's video, comment kayo sa comment section down below ng mga katanungan nyo, and huwag kayong maiinip kasi sasagutin ko naman yan, no? So, yeah, guys, there you have it. Subscribe kasi napakarami pang tech-related videos na coming out very, very soon. Once again, my name is CJ, and magkita-kita tayo sa susunod kong video. Peace out. Yona. Cut.